Kinubad ni Faith ang lahat ng suot niyang damit mula sa kanyang pang-ilalim na bra at pang-ibaba niyang suot. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang katawan sa isang maliit na batis na mula sa pinakadulo ng bayan ng Separeir. Halos mapahinga lamang siya ng malalim nang mabasa ang buo niyang katawan ng lamig ng buhay na tubig. Parang ang aga ko yatang naligo. Bulong niya sa kanyang sarili habang dinadama ang malamig na tubig ng batis. Ilang oras siyang nagpalutang-lutang sa tubig bago niya naisip na umuwi na ng kanilang bahay. Nang makalabas siya sa makahoy na batis na yon, ay bumungad sa kanya ang kaibigan niyang si Nori. Dala nito ang ngiti sa mapula nitong labi at tinungo ang direksyon niya. Woy! Tingnan mo yung nabili kong lip tint! Dali! Ani Nori at inilagay yon sa kanyang labi. Napangiwi si Faith nang malasahan niya ang tila lasang kalawang sa kanyang labi. Nang dumampi at makulayan ng lip tint na dala ni Nori ang kanyang mga labi. Kaagad naman na kinuha ni Nori ang maliit na salamin at ipinakita sa kanya ang kaibahan ng kanyang itsura. Wow! Ang galing! Saan mo to nabili? Bibili rin ako pagbaba ko ng bayan bukas. Ang ganda! Aniya sa kanyang kaibigan na tila proud sa nagawa nito sa kanya. Doon ko yan nabili. Doon sa palengke. Alam mo yung doon sa likod ng mga bangketa? Ani naman ni Nori at inilagay yon sa kanyang bulsa. Ah, magkano mo naman nabili yan? Ang ganda ng kulay ng napili mo ah. Yan rin talaga yung gusto kong bilhin, Nori. Ngumiti na muna ang kaibigan niyang si Nori bago muli itong nagsalita sa harap niya. Naku, wag yung shades na yun ang bilhin mo. Tingin ko, mas bagay sa'yo yung pink. Kasi kung pula, lulutang lang lalo yung kaputian mo eh. Magmumukha kang maputla. Ani to na tila sanay na sanay sa paglalagay ng kolorete. Tumango-tango na lamang si Faith. Kamusta naman pala yung paghahanap mo ng trabaho? Pag-iiba niya ng usapan sa kaibigan. Bahagya lamang napailing si Nori. Naku, wala pa nga eh. Pero susubukan ko dun sa pinapasukan mo. Balita ko, hiring rin sila ng dishwasher. Ngumuso lamang siya sa kanyang kaibigan dahil alam niya na mahirap ang trabahong pagiging isang dishwasher sa isang grilled house sa bayan. Alam mo, pwede mo na rin pagtiyagaan doon habang wala ka pang nakukuha na mas maayos. Besides, nag-apply ka naman na yata sa Manila, di ba? Oo eh, pero tingin ko malayo ang bagay na yun, Faith. Malungkot na sagot ni Nori sa kanya. Diba, ngayon darating yung kaisa-isang anak ng mga Rosinante? Sino ba yun? Si Darius Evidence Rosinante? Pag-iiba ni Nori sa usapan. Iniiwas kaagad ni Faith ang paningin sa kaibigan at bumuntong hininga. Nabanggit nga yun sa akin ni Inay. Busy siya sa hasyenda ng mga Rosinante dahil bukas ng gabi yata uuwi ang binatang yun. Uy! Naalala mo, yung ipinagkalat mo na papakasalan ka ni Darius? Hagalpak na tawa ni Nori sa kanya. Huminga na lamang siya ng malalim at tinapunan ng naiinis na tingin ang kanyang kaibigan. Pinigilan niyang matawa sa kahihiyan. Hindi ko naaalala yun. Pagsisinungaling niya. Pero alam mo, gusto ko talagang paniwalaan niyo noon eh. Kasi talagang tumatakas ka pa sa bahay niyo, makita lang ang binatang yun. Natatawa pa rin na kantsaw nito sa kanya. Totoong tumataka siya makita lamang si Darius noon dahil talagang labis na hinahangaan niya ito. Tanda rin niya kung paano sinabi ni Darius sa kanya na paglaki niya ay magpapakasal silang dalawa. Ngunit nang umapak si Faith sa hustong edad na 21, doon niya napagtanto na tanging katatawanan lamang ang lahat ng bagay na yon. Pero sinabi naman talaga niya yun sa akin noon, Nori. Seryoso niyang sagot sa kanyang kaibigan na naputol ang malakas na pagtawa sa kanya. Kaagad na nagtapo ng tingin sa kanyang kaibigan niya na tila nagulat pa. Totoo? Paano? Basta, maikling sagot na lamang niya. Sariwa pa sa alaala ni Faith ang nangyari sa batis sa huling araw nito bago nawala at nagtungo sa ibang bansa upang mag-aral.
Doon na ni Darius ipinakilala sa kanya ang magandang batis at doon rin raw bibitawan ng binata ang katagang yun. Napapikit pa siya nang maalala niya ang halik na ginawa niya sa binata. Isa lamang iyong halik sa pisngi at alam niyang mali ang ginawa niya. 10 taong gulang lamang siya ng oras na yon at 18 years old naman ang lalaking labis niyang hinahangaan. Na tila hanggang ngayon ay malalim pa rin ang kagustuhan niya para dito. Nang nakauwi si Faith sa kanilang bahay ay kaagad na bumungad sa kanya ang ina na nakaupo sa maliit na sofa sa sala habang hinihilot nito ang kanyang tuhod. Naligo ka na naman ba sa batis? Pambihira ka talaga, Faith. Dalaga ka na! Ani ng kanyang inay. Dalaga ka na eh. Naghuhubad ka pa rin sa lugar na yon. Wala naman pong nakakakita sa akin na eh. Aniya at naupo sa harap ng kanyang ina at siyang mismo ang naghilot sa tuhod nito. At saka, di naman po pinupuntahan ng kahit na sino ang lugar na yon, ma. Dahil may sumpa raw doon. Umiling na lamang ang kanyang ina at humilig sa maliit na sofa at nagpahinga ng malalim. Marami akong gagawin ngayon sa hasyenda. Baka hindi ako makakauwi ng gabi rito mamaya. Ilak mo na lamang ang pinto at huwag kang maligo sa batis, ha? Tumango na lamang si Faith bago muling nagsalita at nagtanong sa kanyang ina tungkol sa gagawing malaking pagdarao sa pagdating ng kaisa-isang anak ng mag-asawang Rosenante. Ah, Nay, totoo po bang may asawa na si Darius? Tanong niya sa kanyang ina. Bahagyang natigilan ng kanyang ina at tinapunan lamang siya ng tingin ng tila nananahimik na siya. Matanda na ang batang yon, Faith. Malamang eh, ikakasal na yon. At balita ko kasama niyang uuwi yung fiancé niya rito sa prayer. Ang Rosenante ang may pinakamayaman at nagmamay-ari ng malaking lupa sa lungsod ng Saprer. Sabi nila ay may malaking kumpanya ang pamilya nito sa Manila at iba pang bansa. Sa tagal ni Faith na naninirahan sa lugar, ay tipikal na usapan na ang apelido ng Rosenante sa lugar. Dahil bukod sa mayayaman ay malimit ay laging pinasasalamatan ng mga eskwelahan dahil na rin sa mga donasyon na ibinibigay ng mag-asawang Rosenante. Dating mayor ang ama ni Darius na si Don Frederick Rosenante at ang asawa naman nito ay sikat na modelo at galing sa isang mayamang angkan. Kaya naman kilalang kilala ang pangalan nila sa buong lugar. Nay, gusto niyo sunduin ko kayo bukas? Nakangiting saad ni Faith sa kanyang magulang. Mabilis namang umiling ang ina nito at hindi nagsalita. Kaya't ipinagpatuloy na lamang niya ang paghihilot hanggang sa nakatulog ito. Nang maghapon ay nagpa siya na ang ina ni Faith na magtungo sa hasyenda upang maglinis at tumulong. Kasambahay ang kanyang ina sa hasyendang Rosenante at tuwing gabi lamang ito umuuwi sa bahay. Samantalang si Faith naman ay nagtatrabaho hanggang alauna ng madaling araw sa grilled chicken sa poblasyon ng gabi. Kaya't kaunti lamang ang panahon na pinagsasaluhan nilang mag-ina. Ayaw ni Faith na maging pabigat sa kanyang ina kaya't kahit mahirap ay pinagpupuyatan niya ang trabaho niya. Pinatulan na niya yon upang makatulong sa ina kahit papaano. 4 na order nga ng chicken tapos 5 rice. Sigaw ng mga kalalakihan sa kanya. Tingin niya ay nakainom na rin ang mga ito. Okay sir, ano pa pong gusto niyo? Magalang na tanong ni Faith. Ngunit halos humiwalay ang kaluluwa niya nang hilahin siya nang tingin niya ay kaedad lamang niya na binata. Ikaw, hindi ka ba isineserve dito? Bulong nito sa tenga niya at halos magsigawan sa tuwa ang mga kasama nito sa nangyari. Kaagad na umigkas si Faith nang tayo upang makaalis. Ngunit bago pa man niya magawa ang bagay na yun ay kaagad na nagkagulo sa buong bar. Nakita niyang humandusay na lamang ang lalaking ng basto sa kanya. At bumungad kay Faith ang galit na muka ni Jonas, ang anak ng may-ari ng grilled house na kanyang pinagtatrabahuhan. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong nito sa kanya at kinuha ang kamay niya upang makalapit siya sa direksyon ng binata. Tanging tango na lamang ang naisagot niya. Oo, ayos lamang ako. Dahil na rin sa gulat.
Kaagad siya nitong dinala sa loob ng tila opisina ng grilled house at doon siya pinaupo sa isang maliit na sofa. Alam mo, dapat sa umaga ka nagjo-duty. Sasabihin ko kay Daddy na pang umaga ka na lang. Anito habang dala ang isang baso ng tubig. Salamat. Aniya at kinuha ang baso. Pero ayos lang ako. Ganun naman talaga sa trabaho at hindi maiiwasan yun. Huwag kang mag-alala. Come on, Faith. Nagtatrabaho ka sa ilalim ng restaurant namin. Malamang mag-alala ako sa'yo. Ani ni Jonah sa kanya. Ngumiti lamang siya sa binata para ipaalam na ayos lamang talaga siya at hindi dapat siyang alalahanin pa. Nanligaw sa kanya ang binatang si Jonas at tingin niya ay kung mas magiging malapit pa sila dahil sa nangyaring ito, ay tiyak na aasa na naman ito sa wala. Kaya't mabilis niyang pinuto lang pwedeng maging ugnayan na naman sa kanila ng binata. Matapos ang trabaho ay nagising si Faith na wala na rin ang kanyang ina. Kaya't nagpa siya itong magtungo muli sa batis upang doon ay maligo. Sa loob ng ilang taon ay tila hinahanap-hanap talaga ni Faith ang lamig ng tubig ng batis. Dahil nagiginhawahan siya sa natural na lamig ng bukal. Bago maligo si Faith ay hinubad niyang muli ang suot niyang puting damit at ang maong na shorts niya. Kaagad niyang naalala ang sinabi ng kanyang ina kaya't natigilan siya bago niya hubarin ang kanyang bra at ang pang-ibabang suot niya. Sa huli ay nagpa siya na si Faith na maligo sa batis na suot ang kanyang mga panloob. Wala namang masama kung mag-iingat. Bulong niya sa sarili at niyakap ang lamig ng tubig ng batis. Sa ilang minuto niyang nagpapalutang-lutang sa tubig ay may naulinigan siyang pag-apak ng isang paa na nagpatunog sa mga tuyong dahon sa paligid. Sino yan? Halos manginig siya sa sariling sinabi nang marinig niya ang paghinto ng mga yapak at ingay ng tuyong dahon. At nang lingunin ni Faith ang dulong parte ng batis na yon, bumungad sa kanya ang lalaking matagal na panahon na niyang hindi nakikita. Halos magliyab ng matindi ang adorasyon at paghanga nang makita niya ito na nakatayo sa di kalayuan. Tila nanginginig ang kalamnan niya nang mas lumapit pa ito sa direksyon niya. Habang dala ang tila kumikinang natitig sa kanya ng binata. Ngunit kaagad siyang hinagka ng kahihiyan at mabilis na lumubog sa ilalim ng batis. Ilang segundo rin ay kaagad siyang kinapos ng paghinga. Sanhi ng mabilis na pag-aho ni Faith mula sa tubig. Halos kapusin lalo siya ng hininga ng mas malapit na ang binata sa kanya. Malaking malaki ang ipinagbago nito. He is so handsome. His face is so smooth and his hair is thick and very dark. His brow had a nice and perfect curve. Those eyes were so captivating that Faith lost the words to say. At ang pagtanda sa edad na 28 para sa binata ay parang pagbabago lang. I thought I was lost. Anito at pinagmasda ng buong lugar. Wala pa rin pinagbago ang lugar. Still the same as before. Makikilala niya pa rin kaya ako? Halos itanong ni Faith sa kanyang sarili. Hindi siya makatingin sa nakatayong binata. Kaagad siyang umahon sa tubig at nakita niya si Darius. Faith saw Darius shamelessly staring at her. Kita niya ang paulit-ulit na tingin nito pababa sa kanyang katawan. Napalunok na lamang siya sa kanyang kahihiyan at kinuha dali-dali ang maong na short at ganun na rin ang white t-shirt sa bukana. Do you come here often? Tanong nito, ngunit di pa rin tinatanggal ang tingin sa kanya. Tila ba nahihilo siya sa matinding kaba? Gusto na lamang ni Faith na tumalon sa batis at hindi na lumutang pa dahil sa kahihiyan. Oo. Aniya at nag-iwas ng tingin. Hindi ka ba pumunta sa hasyenda kagabi? Tanong nito sa kanya. Umiling lamang siya bago muling nagsalita. Hindi. May trabaho kasi ako kagabi. Darius nodded. Pero bakit? Ang akala ko pupunta ka sa pagtitipon kagabi. Ani Darius at nag-iwas ng tingin sa kanya. I waited for you.
Nag-umalpas ang kaba sa puso ni Faith nang marinig niya ang sinabi ng binata. Subalit kaagad yung napalitan ng mapait na pakiramdam nang maalala niya ang totoong dahilan ng pag-uwi nito sa Seprayer. Naghihintay ka sa akin? Aniya at hinanap ang tingin ni Darius sa kanya. Balita ko, ang dahilan ng pag-uwi mo, balita ko ikakasal ka na. Mapaklang wika niya sa pinakahuling salita. Umihip ang hangin sa mapunong batis. Halos damahin ni Faith ang malamig na hangin ng umagang iyon, ngunit nananatiling nakatayo si Darius sa kanyang harapan. Tila hindi ito nakatitig sa itsura niya ngayon. Naisip ni Faith na hindi naman bago ang mga ganitong bagay sa binata. Lumaki ito sa ibang bansa at matagal na naglagi sa Manila. Hindi bago sa kanya na makakita ng babaeng nakabikini lamang. Alam mo, ang laki mo na. Ani Darius at bahagyang ngumiti sa kanya. The last time I saw you, you were only 10 years old. Look at you now. You're a fully grown woman. Pagbabago nito sa usapan. Ngumiti na lamang si Faith kay Darius. Kahit pa medyo nahihirapan siya dahil sa matinding pagkabog ng puso ng husto. Tila ba nasasaktan na siya ng sobra dahil sa pag-umalpas nito sa kanyang dibdib. Nagkatinginan muli sila ng binata. Tumikim na muna si Faith bago naglakas ng loob na magsalita ulit. Are you getting married? Nanatili lamang na nakatitig sa kanya si Darius. Hindi niya alam kung sinasadya nitong hindi sagutin ang bagay na nais niyang malinawan ng kasagutan o talagang ayaw niya lamang sabihin dahil masyado na yung personal sa kanya. Maaga ka bang pumupunta rito palagi? Mukhang maaga rin ang pagpunta ko rito. Ani ni Darius na iniwasan na naman ang usapan. Hinubad nito ang suot na t-shirt. Bumungad sa kanya ang magandang katawan ng binata. Halos kapusin siya nang hininga ng bumaba ito mula sa bukana. Kita rin niya ang tila isang Chinese tattoo sa side part ng katawan nito na halos kamanghaan niya. Sige, tutulak na ako. Pagpapaalam niya aniya at umambang tatalikod niya. Pero bago pa man siya makalakad, ay narinig niyang nagsalita muli ang binata. I'm getting married. Luminga muli siya sa binata sa ikalawang pagkakataon at humalakhak ng kaunti habang kinakaawaan ng sarili. Sa pag-asang hindi nga ito ikakasal. Ngunit lahat ng iyon ay gumuho lamang dahil sa salitang narinig niya mula sa binatang labis niyang hinahangaan at minamahal na nga siguro. But you promised. Aniya habang tinititigan ng binatang nasa bukana ng batis. Nangako ka. Well, the sad reality is that nothing lasts forever. Masyado ka pang bata nun. And you didn't even know different things yet. Ani Darius at iniwas ang titig sa kanya. If you are not a man of your word, people won't trust you. If you don't honor your contracts, people will stop doing business with you. But when you do honor your contracts and your word, you gain people's trust. That is something that is very hard to earn, but very easy to lose. Don't make promises you can't or won't keep. Matigas na Ingles ni Faith sa lalaking labis na nanakit sa kanya. You are too young for me, at hindi ko gusto ang mas bata pa sa akin. Walang emosyong saad nito sa kanya. Kinagat na lamang ni Faith ang ibabang lapi upang pigilin ang kanyang pagluha. Noong makilala niya ang binatang si Darius, malimit na lagi niyang ipinagdarasal na bumilis ang oras. At tumapak na siya sa wastong edad upang ilahad na niya ang husto, ang pagnanais niya sa binata. Ngunit nang tumapak na siya sa wastong edad, pakiramdam naman niya ay huli na ang lahat. Naisip ni Faith na kailangan niyang iangat ang kanyang mga balikat, itaas ang kanyang ulo at magkaroon ng kumpiyansa. Tiningnan niya ang lahat ng dumaraan dito at ang kabiguan ay bahagi ng pagiging isang tao. Hindi na niya muling nilingon pa ang binata. Kaagad na siyang umalis nang maisuot niya ang damit.
Nang makarating siya sa kalayuan ay doon na bumuhos ng husto ang kanyang luha. Nanginginig ang kanyang balikat sa matinding pag-iyak. Matapos ang ilang taon niyang paghihintay sa binata, isang pag-ayaw lamang ang gagawin ito sa kanya at aaminin na ikakasal na rin sa iba. Samantala, inihilig na lamang ni Darius ang kanyang likod sa bukana ng batis at pumikit ng mariin at inalala ang sinabi ng dalagang si Faith. Pumikit lamang siya ng mariin at napahinga ng malalim. Hindi niya inaasahan na maabutan niya ang dalagang iyon sa batis. Halos kapusin siya ng hininga ng unang beses niyang masilayan ng dalaga na naliligo sa batis na kinasasadlakan niya. Paulit-ulit na lumilitaw ang magandang imahe ni Faith sa kanyang paningin, lalo pa kapag pumipikit siya. Ipinilig niya ang ulo at inulubog ang buong katawan sa batis. Darius didn't think he would find Faith like that. Hanggang sa makauwi siya ng hasyenda ay ang buong pangyayari lamang sa batis ang naaalala niya. Pati ang imahe at ang katawan ni Faith ay tila nag-iwan ng bakas sa kanya. Hindi ho ba kayo magtutungo sa istalyon ngayong araw? Tanong ni Manong Pedring nang makauwi siya sa mansyon. Umiling lamang si Darius. Nakauwi na ba sila? Tanong niya kay Manong Pedring na personal driver ng mga magulang niya. Tingin ko po ilang linggo sila ngayon sa Manila. Tumikim muli si Darius bago naglakas ng loob na magtanong muli sa matanda. Tungkol po sa dalagang anak ni Manong Faye. Saan na po ba nagtatrabaho ngayon si Faith? Kumurap-kurap na muna ang matanda bago ito nagsalita. Yung magandang si Faith! Ani ni Manong Pedring. Nagtatrabaho yun sa poblasyon. Doon sa, ano nga bang pangalan nun, chicken house na pag-aari ng mga Valencia. Ganun po ba? Anong oras ang trabaho niya ron? Tanong niyang muli. Bahagyang tumitig sa kanya ang matanda na tila nagtataka. Sa pagkakaalam ko, alas 6 nag-uumpisa ang trabaho ng batang yon. At ang tapos naman ata, madaling araw na. Parang alauna, ganon. Bakit iho? Gusto mo bang kumain sa kainan na yon? Nako, balita ko masarap daw ang pagkain doon at talagang dinarayo. Tumango lamang siya sa matanda at dumiretso sa loob ng mansyon. Pilit niyang inabala ang sarili sa panunood ng telebisyon na hindi niya maunawaan. Ngunit talagang hindi maalis sa sistema niya si Faith. Kaya't kaagad niyang kinuha ang cellphone at tumawag sa kaibigang si Apollo. Seriously? Ganitong oras, Darius? Magkasunod na angal nito sa kanya nang makarating sa hasyenda. I'm just curious. Masyadong delikado na umuwi siya ng ganong oras. Aniya at pumasok sa black Jeep Wrangler niya. Bahagya lamang nanatawa si Apollo bago ito nagsalita ulit. Diba yan yung batang ikinalat na ikakasal ka sa kanya, ha? Kaagad siyang nag-iwas ng tingin sa kaibigan at minando ang sasakyan. She's young and naive back then. Hindi niya pa lubos na nauunawaan ang bagay na yun. Nagtaas ng tingin si Apollo sa kanya na tila di pinapaniwalaan ang sinasabi niya. Pero nangako ka ba talaga sa batang yun? Yes. Really, Dar? Ang bata pa nun. Natatawang kantsaw nito sa kanya. I know, kaya nga nangako ko sa kanya. Napahinga lamang si Faith ng malalim matapos niyang maiserve ang 5 orders sa lamesa. Kaagad niyang kinuha ang kanyang panyo at pinahira ng butil ng pawis sa kanyang noo. Pilit niyang iwinawaksi ang isip sa nangyari sa kanila ni Dario sa batis. Ngunit tila isang multo ang nakaraan na yon at tila ayaw siyang lubayan. Faith, hindi ka ba magtutungo sa White Sand bukas? Walang trabaho sa Sabado. Yayain natin si na Grace sa resort. Ani Jonas na tinulungan siyang tanggalin ang pawis na nasa noo niya. Kaagad namang inalis ni Faith ang mukha niya sa harap ni Jonas, ngunit kaagad na nasa punang binata ang kanyang pisngi dahilan ng pagkakagulat niya. Hindi. Magtutungo ako sa hasyenda ng mga Rosinante para tumulong sa paglilinis ng paligid. Wala kasing katulong si Inay bukas. Aniya at ibinaba ang tingin.
Bumaba lalo ang mukha ni Jonas sa kanya kaya't halos malayo niya ang kanyang mukha sa binata. Libre ko naman lahat. Overnight tayo doon. Ano? Besides, alam naman ni Tito Faye na magkakasama tayo ni na Grace. Kaagad na napuno ng bulungan ang buong kainan nang may isang itim na kotse na huminto sa tapat ng kainang yon. Nanatili din si Faith na hindi nakawala sa pagkakahawak ni Jonas. Nakaagad namang hinagka ng takot ang sistema niya nang makita niyang bumaba si Darius mula sa kotse niyon. Sumunod naman sa kanya si Apollo na kaibigan nito na inihagis ang sigarilyong hawak. Naupo ang dalawa sa bakanteng upuan. Halos budbura ng asin sa matinding titig sa dalawang binata ang mga kababaihang kumakain sa restaurant. Kunin mo yung order nila. Bulong ni Jonas sa kanya. Kaagad namang sumunod si Faith sa iniutos ni Jonas. Nang makarating siya sa lamesa ng dalawang binata, ay kaagad niyang kinuha ang mga order ng mga ito. Ano pong order ninyo, sir? Matagal bago sumagot si Darius sa kanya. Kaagad naman siyang nag-iwas ng tingin upang maputol ang matinding tensyon sa pagitan nilang dalawa. Kita rin ang eritasyon sa itsura ni Darius. Ano bang masarap na pagkain ang maire-rekomenda mo dito? Ani Darius na bahagyang nagtaas ng kilay sa kanya. Chicken barbecue, sir. Aniya sa binata. Tumango-tango ito at tila ba naniniwala ito sa sinabi niya. Nagtatrabaho ka sa maliit na lugar na to para lang sa maliit na pera? Halos malaglag ang panga ni Faith sa narinig niya mula kay Darius. Tumaas rin ang bulungan sa binitiwang salita ng binata. Kilala ang mga magulang niya bilang isang respetadong tao. Ngunit hindi halos akalain ni Faith na lalabas yon sa bibig ni Darius ang mga ganong salita. Pasensya na ha. Huwag mong maliitin ang trabaho ko dito, sir. Ani Faith, dahil tingin niya ay kundi niya sasagutin ng binata ay madaragdagan pa ang sama ng loob niya dito. Humalakhak ito ng mahina at inihilig ang likod sa upuan na halos masakop niya na. Do you have a relationship with your boss? Pasaring na tanong ni Darius sa kanya na hindi niya maunawaan kung para saan. Tinatanong ko po ang order ninyo, sir. Namumulagat niyang tanong upang matigil ang mga usap-usapan. So, meron? Hindi niya muling pinansin si Darius. Itinuo ng pansin sa kasama nito. Kayo, sir. Any juice you want? Quit this goddamn job, Faith. Masyado ka pang bata para sa trabahong to. Ani Darius na madilim na nakatitig sa kanya. Bakit ba? Nanay, bakit ah? I'm done with you, sir. Kung may nais kayong orderin, sabihin mo sa akin. Isa pa, hindi na po ako bata. Pinagmasdan na lamang ni Darius ang pag-alis ng dalaga sa harapan ni Apollo. Nabawi lang niya ang kanyang sarili nang sumipol si Apollo at napangisi sa kanya. Sino ang gusto mong trabahuhin niya? Ikaw? Natatawang saad nito. Umiling na lamang siya sa sobrang iritasyon. Look, she's young. Hindi ito ang tamang uwi ng isang dalaga. Giit niya pang muli sa kanyang kaibigan. Tumango na lamang si Apollo sa kanya tila naiintindihan nito ang kanyang problema. Yes, sa'yo na lumabas na dalaga na siya at hindi na tama ang oras ng pag-uwi niya. Umiling ito bago nagsalita. You know what? Why are you acting like Faith's paranoid boyfriend? I'm not Apollo. Nag-aalala lang ako sa kanya. Aniya at itinapon ng tingin sa papalapit na dalaga. Ito na po yung order niyo, sir. Mahinang sambit ni Faith na hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Are you really avoiding me, ha? Huh? Ani Darius at nagtaas ng kilay kay Faith. Isang banyagang tono ang narinig niya sa binata. Tila ba sanay na sanay ito sa ganong tono ng pananalita, habang ang kurba ng mapula nitong labi ay nakaawang ng kaunti. Naisip ni Faith na wala ng dahilan para pansinin pa niya ang binata. Sa batis pa lang ay tinapos na ni Darius ang sa kanilang dalawa. Kaya tingin ni Faith ay hanggang doon na lamang yun. Faith's first love happens at the time when she was naive, young,
and believes in the goodness of the world when she values love so deeply. Subalit lahat ng paniniwalang yun ay tila naguho na parang isang buhangin sa isla ng Sepreyer. Ngayon, ang alam niya ay wala na siyang pag-asa. Malugod na lamang ni Faith na tinanggap ang mapait niyang kapalaran. Kung may nais po kayong kainin, tumawag lamang po kayo. Pagpapaalam niya sa dalawa. Inabala na lamang ni Faith ang buong gabi niya sa pagtatrabaho. Kita niya rin ang pag-alis ng dalawang si Apollo at Darius. Nang mahanap ni Darius ang mga titig niya, ay kaagad niya iyong iniwas. Ihahatid kita pa uwi. Ani Jonas sa kanya na umakbay pa sa kanya habang ang mga titig ni Darius sa kanya ay walang mintis. Nako, Jonas, hindi na. Nagpa-reserve na ako ng masasakyan sa kanto kaya tingin ko hihintayin ko na lamang si Manong Pernan. Wika niya kay Jonas. Dapat kasi huwag ka nang magpa-reserve roon eh. Alam mo naman na gusto kitang inihahatid, hindi ba? Ani Jonas sa kanya na nakanguso naman. Nadaig pa ni Faith ang pinagkakaita ng hininga nang naabutan pa rin niyang nakatitig ang binatang si Darius sa kanya habang ang mga babae sa paligid niya ay tila hindi niya nakikita. Nakakatuwa na ang isang mayaman na katulad nila Apollo at Darius Rocinante nagtungo sa chicken house namin. Magalak na wika ni Jonas habang ang akbay ay nananatili pa rin sa kanya. Umalis ang sasakyan na sakay ng dalawa habang sa huling pagkakataon ay nanatili ang titig ng binata sa kanya. Matapos na umalis ang sasakyan ay ibinaling muli ni Faith ang sarili sa pagtatrabaho. Nang mag-alauna na ay nagpasya siyang lakarin na lamang ang tolda upang mahanap si Manong Pernan. Subalit hindi pa man siya nakakalayo ay isang kotse na ang humarang sa kanya. Halos kapusin siya ng hininga nang makita niya kung sino ang taong nasa loob. Delikado sa labas. Baka kung mapano ka, kung ang katulad mong bata pa, ay naglalakad ng alauna ng gabi. Ani Darius at bumaba sa kotse nito. Kaya, sasamahan kita pa uwi. Huminga na lamang siya ng marahas at hindi ito pinansin. Ayaw niya nang makipagtalo pa dahil sa pagtawag nito sa kanya ng bata. Really? Don't try to ignore me, Faith. Ani Darius at kalmado yun, ngunit puno ng babala. Matalim niyang tinitigan ang tingin ng binata. Hindi niya malaman kung pinaglalaroan lamang ba siya nito dahil tila nagbago ang ihip ng hangin sa ulo nito. Pwede ba? Huwag mo akong itratong bata. Dahil hindi na ako bata, Darius. At ano bang pakialam mo kung maglakad ako ng alas 5 pa ng umaga sa labas? Tapos ka na ba? Ihahatid na kita. Malamyos na sambit nito at halos humataw ng matindi ang puso niya sa biglang pagbaba ng tono ni Darius sa kanya. Hindi na. Uuwi akong mag-isa at huwag mong subukan pang lumapit sa akin. Sikmat niya nang makabuelo sa matinding pagkabog ng dibdib. Then, uuwi na kita sa inyo. Alam ni Manang Faye na ako ang susundo sa iyo ngayong gabi. Nangako ako sa mama mo na iuuwi kita. Get inside my car, Faith. Nanliit ang mga mata niyang tinitigan ng binatang si Darius. Anong laro ang nais ng lalaking ito? Bulong niya sa kanyang sarili. Alam mo, hindi na kailangan. Baka kasi isipin ng mga tao rito na dinidikitan ko ang katulad mo. Aniya at iniwas ang tingin. Iisipin nila na gagawa na naman ako ng isang malaking kwento. Isang kahiyahiyang kwento. Halos manigas si Faith na hawakan ni Darius ang siko niya at inalalayan papasok ng kotse. Then, let's talk about what's embarrassing to me. Ani Darius at sumakay sa kotse. Isang kahihiyan ba na ikakasal ka sa akin, Faith? Kaagad siyang hinagka ng init sa pisngi. Tila ba hindi nito inuunawa ang sinasabi niya. Kaagad siyang nag-iwas ng tingin nang mahanap nito ang titig niya. Tapos na tayo sa usaping yan, Darius. Hindi na dapat nating pag-usapan ang bagay na yan. I thought you weren't young. Ani Darius habang ang mga mata ay nakatingin sa kalsada.
Now talk to me and prove to me that you are not a child anymore. Para saan pa ba? May iba ka nang gusto at ikakasal ka na. Hindi na kailangan pang patunayan pa yon, Darius. Aniya na hindi tumititig sa kahit isang beses sa binata. Faith. Tawag ni Darius sa pangalan niya. Ano? Irritabling saad niya. Faith. Paos na pagkabigkas nitong muli sa pangalan niya. At nagtama ang tingin nilang dalawa. Patuloy na nananahimik ang dila ni Faith hanggang sa makarating sa maliit na bahay nila. Naabutan niyang walang ilaw sa loob at tingin niya ay tulog na ang kanyang ina. Salamat. Salamat sa paghatid. Mahina niyang sambit nang buksan ni Darius ang pinto ng shotgun seat para sa kanya. Tumikim lamang ito at iniwas ang tingin. Tingin ni Faith ay may mas nais pa itong sabihin. Ngunit tila pinipigilan ang sarili. Darius knows very well how to control himself. At yon ang napagtanto niya nang makilala niya ito 10 taon na ang nakakalipas. That boy, Valencia, flirting with you? Tanong nito na hindi alam ni Faith kung pasaring ang tanong na yon o gusto lamang nitong malaman kung nanliligaw ba si Jonas sa kanya. Pwede bang wag mo siyang tawaging boy? Hindi na bata si Jonas. Aniya. Humalakak lamang ito ng mababaw at ibinalik muli ang tingin sa kanya. So, nanliligaw ang binatang yun sa'yo, Faith? Sarkastikong segunda ni Darius. Oo, at tingin ko ayos naman si Jonas. Puno ng sarkasmong pasarin niya at binigyan niya ito ng irritabling tingin. You're not even safe with that boy. Mabuti pa tanggihan mo na lang ang lalaking yun. Bahagya siyang natawa bago sinigundahan muli si Darius. Huwag mo nga akong diktahan kung sino ang dapat at hindi. Dahil kung may bagay akong natutunan noon pa, yun ay isang bagay na hindi na umasa sa'yo. Kaagad namang pumihit si Faith ng talikod upang hindi na marinig pa ang kung anong sasabihin ni Darius. Ayaw niya nang marinig na ikakasal pa ito sa iba at tanggap niya na yon. Ngunit hindi madaling makalimot kaagad sa bagay na labis niyang inasahan ng matagal. You are misunderstanding me, Faith. Ano bang iniisip mo? Ani Darius mula sa malayo na halos mayanig ang isip niya. Ngunit hindi na ni Faith binigyan pa ng tingin ng binata. Kaagad siyang pumasok sa loob ng bahay at napahawak sa kanyang dibdib. Nag-uumalpas ang puso niya sa sobrang kaba. Ni hindi niya mahabol ang sariling hangin dahil sa hindi niya nauunawaan ang ibig sabihin ni Darius. Napapikit na lamang si Darius nang maalala ang nangyaring sa gabing iyon. Ni hindi nga siya mapakali sa trabahong ginagawa ni Faith. Gusto lamang niyang kunin ang dalaga at mag-offer ng ibang trabaho na hindi na kailangan pang trabahuhin sa gabi. I want a tribal tattoo. Pero ayos rin naman yung side back tattoo na katulad ng sayo. Ani ni Apollo. Whatever you want. Tamad na sagot niya sa kanyang kaibigan. Humalakhak ito at itinaas ang isang kilay sa kanya. Ang sabi, lahat ng may tattoo, may malalim na kahulugan. So what does that Chinese Latin mean? Faith. What? Ani Apollo na nanliit ang mata sa kanya. Faith? Faith, love, agape? The young girl you said? Tinapunan lamang ni Darius ng masamang tingin ng kaibigan. She's not young anymore. Hindi na siya yung 10 taong gulang na Faith na nakilala ko. Depends sa kanya. Tumango lamang ito sa kanya. You said you will come back here after 10 years. Ito ba yung ibig mong sabihin dun? Ani Apollo. Yes, you're right. This is what I mean about that. Aniya at bumaba sa kabayo. Kita ni Darius ang dalagang si Faith na nagga-gardening sa hasyenda nila. Kaya't iniwan niya si Apollo at nilapitan ng dalaga. Dali, Faith! Magkunwari kang busy! Bulong ni Nori sa kanya habang ipinupulupot ang dahon ng natuyong paper tree. Kaagad namang nataranta si Faith. Sa di kalayuan ay nauunawaan niya ang ibig sabihin ng kanyang kaibigan.
Tanaw niya mula sa di kalayuan ang pagbaba ni Darius sa kabayo, habang suot nito ang itim na damit na binabagayan ng banyaga nitong kulay. Kaagad niyang inilipat ang paso sa kabilang banda ng Bermuda Grass, habang ang iba naman ay ibinababa sa ibang parte upang bumagay ang disenyo na gustong mangyari ng magulang niya. Hindi ka magtutungo sa White Sand? Isang baritonong boses ang nakapagpahinto sa kanya. Nang lingunin niya ay si Darius yon at pinagmasdan ang ginagawa niya. Hindi siya natinag at nagpatuloy lang. Hindi. Busy ako sa pag-aayos rito, nakita mo? Dahil masakit ang tuhod ni inay. Aniya at nagpatuloy. Kita niya ang ginawang pagtulong ni Darius sa pag-aho ng mga paso mula sa baba. Halos matigilan ang lahat ng nasa malaking garden na yon nang dahil sa ginawa nito. Nako, iho! Magpahinga ka na lang! Maiinitan ka lang rito! Ayos lang kami dito! Ani ni Manong Karding ang nagtitrim ng puno sa itaas. Ngumiti na lamang si Darius sa lahat, tila ba sanay na sanay itong makisama. Ayos lang po. Nagpadala rin ako ng merienda rito para sa inyo. Mukhang kanina pa kayo nagtatrabaho. Maaari na po kayong magpahinga. Anito at kinuha ang paso na inaayos niya. Doon na lamang napagtanto ni Faith na lahat ng itinaas niya ay walang laman na halaman. Iniiwasan mo ba ako? Hindi yan gagana, Faith. Hindi kita iniiwasan, sir. Aniya at kumuha muli ng paso. Humalakak ito ng bahagya bago muling nagsalita. Sir? Kailan mo pa ako naging sir? Ilang araw kang hindi nagtungo sa batis. Iginagalang kita kasi nakakatanda ka sa akin, hindi ba? Aniya at nag-iwas ng tingin. Di ba yan naman ang gusto mo, sir? Halos malaglag ang panga nito na kaagad na napalitan ng galit na ekspresyon. Will you please stop calling me, sir? Bakit? Di ba bata naman ang trato mo sa akin? Stop the childish topic, Faith. Hindi ka na bata. Hindi siya muling umimik at nagpatuloy na lamang sa ginagawa hanggang sa matapos ang buong gawain at nandoon pa rin si Darius. Ngunit lumipas ang maghapon na nakasunod pa rin ang binata sa kanya. Minsan naman ay kinakausap ng matatanda tungkol sa negosyo sa Manila at sa hasyenda rito sa Cepreer. Sige po, mauuna na po ako. Aniya sa pinakamatandang nag-aayos ng mga kagamitan sa hardin. Sige iha, mag-iingat ka ha. Ikamusta mo rin ako kay Faye. Ani ni Manang Perla. Sige po. Paalam niya at ngumiti. Ilang minuto pa ang nilakad ng dalagang si Faith bago siya nakarating ng bukana ng hasyenda. Nang makalabas siya sa malaking gate, ay bumungad sa kanya si Jonas. Kanina pa kita hinihintay rito. Di ko maiparada yung sasakyan sa harap, kaya't kailangan pa natin na maglakad ng konti. Nag-aalangan na wika ni Jonas at ngumiti sa kanya. Ikaw talaga, nag-abala ka pa? She's not available, young man. Isang matigas na Ingles na nakapagpapawi ng ngiti nila Jonas. Kita ni Faith ang madilim na titig sa kanya ng binatang si Darius. Habang nakahilig naman ito sa black wrangler nito. Tara na, Jonas. Aniya at hinila ang braso ng binata. Yumuko na lamang si Jonas at nagpatangay sa kanya ng hila. Alam mo, ngayon ko lang siya nakita ng malapitan. Nakakatakot pala ang itsura niya, no? Mukhang nanununtok. Ani Jonas na napailing na lamang. Ngumuso lamang si Faith. Alam mo, ganyan talaga pag matatanda, laging galit. Sarkasmong segunda niya. Umiling lamang ito at napakamot ng batok at nagpatuloy na sa paglalakad. Hindi niya tinapunan ang tingin ng binata at nagpatuloy lamang. Nang makarating sila sa bukana ng labasan, halos mapatalon si Jonas nang halos banggain ito ang sasakyan na SUV ni Jonas. Kita niya ang pamumutla ni Jonas nang halos dumikit roon ang black wrangler nito. Ako ang maghahatid sa'yo, Faith.
ani ni Darius nang makalabas ito ng sasakyan. Huwag mo siyang hawakan. Sigunda muli nito nang makalapit ito ng tuluyan. Subalit na natiling nakaakbay si Jonas kay Faith, tila ba hindi rin ito malaman kung siya ba ang inuutusan ni Darius. Hindi na kailangan. Kaya ko nang umuwi nang hindi ka kasama. Singit niya na tila may tensyon na namumuo. Walang emosyong tumitig ito sa kanilang dalawa ni Jonas. Kitang-kitang paggalaw ng panga nito at halatang nagtitimpi sa galit. Humalukip-kip ito at mas itinuo ng pansin sa parteng nakaakbay si Jonas. Really? Ani Darius at tumangu-tangu pa. Really, Faith, love? Uuwi kang may kasamang ibang? Oo, uuwi na kami. Aniya na pinuto lang sasabihin ni Darius. Ako ang... Hindi na. Kaya kong mag-isa. Huwag ka na kasing makulit. Aniya na halos pati si Jonas ay naguguluhan na rin. Kaagad niyang hinila si Jonas palabas at doon niya napansin ang pananatili nitong nakatingin sa kanila papalayo. Halos mag-umalpas ang puso niya sa kaba. Ni hindi niya malaman kay Darius kung ano ang totoong problema nito. Noon lang ay halos itaboy siya nito sa batis. Ngayon naman ay para siyang linta na dikit ng dikit sa kanya. Magtutungo tayo sa White Sand ngayon. Naroon sina Grace at Nori, naghihintay. Ani Jonas habang minamando ang sasakyan. Sige, alas tres pa lang naman. Maaari pa akong gumala at magpahinga. Aniya kay Jonas. Ngumiti lamang ito sa kanya at idiniretso ang sasakyan patungo sa may dalampasigan. Ilang minuto ay nakita niya ang mga kaibigan niya roon at masayang hinabay nila ang bukanan ng dagat ng Seprer. Halos masilaw ang mga mata ni Faith sa kinang ng dagat. Walang gaanong tao sa dalampasigan dahil medyo pahapon na rin. Ngunit maganda at masarap tumambay sa lugar tuwing hapon dahil sa malalim na simoy ng hangin. Malapit iyon sa hasyenda ng mga Rosinante. Ngunit nasisiguro ni Faith na hindi na magtutungo pa sa lugar na iyon si Darius at ang ibang mayayaman na kaibigan nito. Uy, ano ba? Kanina pa kami naghihintay sa inyo! Sigaw ni Nori na kumakaway pa sa kanila. Nag-date kayo, no? Saad naman ni Grace nang makalapit sila ng tuluyan. Oo, nag-date kami. Saad naman ni Jonas na halos maghiyawa ng iba sa kanila. Parang ayoko nang magbukas. Dahil back to normal na naman at magtatrabaho na naman ako. Ani ni Nori na kumakain ng barbecue habang nakaupo sa mat at nakatingin sa dalampasigan. Tumango naman si Faith sa pagsang-ayon. Nang tumapak siya sa edad na 21, doon niya naunawaan ang lahat ng bagay, na pati ang buhay sa mundo ay tila binibili ang bawat araw. Maligo na tayo, anunsyo niya at tuluyan ang tinanggalang t-shirt na suot. Kaagad naman na pumayag ang mga kaibigan ni Faith at hinubad ang mga t-shirts nila. Dinaman ni Faith ang lamig ng dagat at ang unti-unting pagkahel ng kalangitan. Nakipaglaro siya sa marahas na alon ng dagat. Nang umahon ay naabutan niya ang isa pang grupo na nagtungo sa mga kaibigan ni Faith. Kitang-kita kina Jonas, Nori at Nolly ang galak nang makita ang di pangkaraniwang mga tao na familiar niyang nakikita na kasama ni Darius. What are you wearing? Halos mapatalon siya nang bumungad sa kanya ang madilim na boses ni Darius. Kitang-kita ni Faith kung paanong utuin ng mga kaibigan ni Darius ang mga kaibigan niya. Mabaling lamang ang atensyon ng lahat sa iba. Huwag mong sabihin na pati ang suot ko. May problema ka rin. Sigunda niya at nag-iwas ng tingin. Nagtiimbagang lamang ito. Why are you always mad at me? Nagtatanong lang ako ng maayos sa'yo, Faith. At sumasagot naman ako ng maayos sa'yo, Darius. Are you even happy with that boy? Crush mo ba siya? May crush ka sa kanya? Ani ni Darius muli. Gustong gusto ni Faith na matawa sa pinagsasasabi ni Darius ngunit pinipigil niya ang kanyang sarili. Tila ba may kumikiliti sa tiyan niya na kung ano
at tingin niya ay kapag kinatuwaan niya ang binata ay lahat ng pader na ibinakod niya para kay Darius ay tuluyan na lang naguguho. Ano naman sa'yo? Aniya at matalim na tinitigan ng binata. Ano ngayon? Siguro gusto mo ako, kaya ka sunod ng sunod sa akin. Pwes, huwag ka nang umasa. Ibabalik ko ang sinabi mo noon. Hindi ako magkakagusto sa mas matanda pa sa akin. Aniya at tinitigan muli ng mas matalim si Darius. Kaagad niyang itinakbo ang distansya nila ni Darius. Ni hindi napansin ni Faith na nakalayo na siya sa mga kaibigan na nakahalubilo sa grupo ni Darius. Napahinto lamang siya nang makarating siya sa makahoy na parte ng isla. Kaagad namang hinagkat ng takot si Faith, kaya't mabilis siyang umigkas ng balik sa direksyon na dinaanan niya. Ngunit bago pa man siya makapihit ng lakad ay natanaw na niya ang bulto ni Darius. Halos kapusin siya ng hangin ng kinain ng binata ang direksyon nilang dalawa sa madilim na parte. What? Running away again? You can no longer run from me, Faith. I know you can't. Alam kong hulog na hulog ka na sa akin. Ani ni Darius at tila ba nahuli na siya nito. Aangal pa sana siya ngunit nasakop na ni Darius ang pagitan nilang dalawa at halos mapaatras siya. Nang ilang pulgada na lamang ang lapit ng mga mukha nila. Hindi kita gusto, Faith. Paos na sabi ni Darius sa kanya, ngunit ang mga mata ay mapungay na nakatitig sa kanya. Alam ko naman, hindi mo na dapat ulit-ulitin pa yun sa akin. Aniya at ibinaba ang tingin sa lupa. Yes, I really don't like you. I don't like how you punish me. Ani ni Darius, tila ba nakakahipno ang boses nito at kung paano itong magsalita ngayon? You don't know how much I'm attracted to you. Damn it, Faith! Halos mga tog ang binti ni Faith nang umatras siya sa harap ng binata. Ngunit ilang atras pa lamang ang nagagawa niya. Naramdaman na niya ang isang malaking puno ng mahogani na siyang nakapagpahinto sa kanya sa pagtakas. Hindi kita gusto. Ayoko na sa'yo. Pagsisinungaling niya. Malalim itong humalakhak at idiniin ang sarili sa kanya. Halos masakop siya ng malaking katawan at katangkaran ng binata. Hindi na ba talaga? I won't buy your lie, Faith. Ani Darius. Oo. Talaga. Halos mabulol na pagdepensa naman niya sa kanyang sarili. Really? Sino palang gusto mo? Tanong ni Darius na nakataas ang kilay sa kanya. Wala. Wala na. Wala sa sariling sagot naman ni Faye. Kasinungalingan. Kasabay noon ang pagsinghap niya nang bumaba ang labi nito sa labi niya. Dinampian lamang niya yon nang tingin ni Faith ay parang tinikman lang ito ng binata. Halos di alam ng dalaga kung saan ibabaling ang tingin. Ni hindi niya magawang titigan ang binata. Pakiramdam niya ay matutunaw na ang kanyang binte. Muling bumaba ang labi ng binata sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon ay lumalim yon ng bahagya. Ni hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. At tila ba nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ako ang boyfriend mo, Faith. At akin ka lang. Bulong ni Darius. Sa ikatlong paglapat ng labi niya, tila yon nanunuya. Mababaw at labi lang niya ang hinahalikan nito. Tila ba nang aakit ang mapupula nitong labi at sinusubok ang katatagan niya bilang isang babae. Oo at magandang lalaki ito. Kasamba-samba, ngunit talagang ayaw niya nang umasa pa sa binata. Drop that boy, Valencia, Faith. Ako na ang boyfriend mo. Hindi ko gustong hinahawakan ka niya ng ganun lang. Ani ni Darius at bumaba ang halik sa kanyang panga. Halos mawala siya sa wisyo at hindi makaimik sa binata nang mabawi niya ang kanyang sarili. Kasabay na ng pag-angat ni Darius ng tingin sa kanya,
at kasabay nun ang pagtulak niya ng kaunti, sapat para makatakas. Subalit hindi pa man siya nakakalayo upang matakasan ang katotohanan, kaagad na siyang nahila ng binata at iginiya sa puting buhangin sa white sand ng Separer. "I won't let you," tila pinal na wika ni Darius. Hindi kita gusto. Pagtanggi ni Faith, namumungay lamang siyang tinitigan ng binata bago niya naramdaman ang pagbaba ng tela ng suot niyang short. "Yeah, hindi nga. Hindi mo ako gusto." Halos makagat niya ang ibabang labi nang maramdaman ni Faith ang mapaghanap nitong kamay. Pumikit siya ng mariin ang maramdaman niya yon. Halos dumugo ang ibabang labi ni Faith dahil sa tindi ng tensyon. Nabinaliw pa siya lalo nang bumaba ang mapulang labi nito sa kanya. "Hindi mo nga ako gusto." Pag-ulit muli nito at iniangat ang muka at tinapunan ng tingin ang kamay niyang nakakapit na sa biceps nito. Pumikit lamang si Faith at tinanggap ang bawat sensasyon na ibinibigay sa kanya ng binata. Ni hindi niya inakala na mangyayari ang lahat ng yon at tila ba isang sekreto na bawal ipagsabi at kailangan ng ibaon na lamang sa limot. Kaagad niyang naigkas nang makita niya ang kamay nito. Kaagad siyang tumayo sa pagkakahiga at inayos ang sarili. Uuwi na ako, Darius. Aniya na hindi mapakali. Nais na lamang niyang bumuka ang lupa at lamunin siya dahil sa kahihiyan. "Ihahatid na kita pauwi." Anito at tumayo. Umiling naman kaagad si Faith upang magprotesta. Hindi na. Uuwi na ako. Uuwi na ako mag-isa. Aniya. Ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Kinuha nito ang pulso niya at inilabas sa madilim na parte ng isla. Nang makalabas sila ay wala na roon sina Jonas. Hindi na niya tinanong tungkol roon si Darius at nagpatangay na lamang ito sa binata hanggang sa makauwi na sila sa kanila. Nang gabi ring iyon ay halos hindi makatulog si Faith dahil sa nangyari sa isla. Halos imahe ng binata ang nasa panaginip at hanggang sa pagising niya. "Kailangan ko na ba talagang magpagamot?" Aniya sa kanyang sarili nang magising. Dahil hanggang ngayon ay tila mainit pa rin ang pisngi niya sa mga nangyari. "Wow! Ang ganda ng shades ng lip tint mo, ha?" Ani ni Nori sa kanya nang magtungo ito sa bahay nila. "Ha? Ah, oo, bumili ako." Nag-aalang ang sagot niya. "Hoy, ikaw ha? Saan ka ba nagpunta kahapon?" Ngising asar ni Nori sa kanya. "I mean, saan kayo pumunta ni Darius kahapon? Napansin ko kasi na parang nag-aaway kayo." Kagad siyang nag-iwas ng tingin sa kanyang kaibigan. Natakot na baka mahuli siya nito. Ako? Ako nga ang dapat magtanong niyan sa iyo eh. Alam mo ba, bakit bigla na lang kayong nawala pagbalik namin?" "Bigla kasi kaming inanyayahan ni Apollo sa resort nila sa Valley Island Resort, dun sa kabilang bayan." Masayang sambit ni Nori. "Ewan ko rin eh, natataka rin ako na inanyayahan nila kami bigla, nila Jonas." Napakibit na lamang ng balikat si Faith sa kanyang naisip. "Sayang naman, hindi ako nakasama." "Di ka talaga makakasama. Nagmamadali kaming hinila nila Apollo at yung isang bagong dating din rin nilang kaibigan." "So ano nang nangyari sa inyo ni Darius?" Kuryosong tanong ni Nori muli. "Ha? Wala sa aming nangyari, Nori." Halos maisigaw niya sa kaibigan. Humagalpak naman ang tawa kaagad si Nori sa naging reaksyon niya. "Ano bang iniisip mo? Anong nangyari? Bakit kayo nag-away?" Natatawang tanong nito. "Hindi naman kami nag-aaway ah." "Sabagay, kung pinupormahan ka nun, tingin ko ibang pakay nun sa'yo. Kasi ang mayaman na katulad ni Darius, tingin ko lang ah, hindi yun magtatapo ng kahit na anong atensyon sa katulad natin. Pwera na lang kung makamundo ang nais nila sa atin." Samantala, kinuha ni Darius ang tasa ng kape at bahagya lamang itong nilagok bago nagbitaw muli ng salita. "Let's gamble the stock again. Besides,
Hindi pa ako pumapayag sa nais mangyari ng mga investors tungkol sa stocks. Ani ni Darius. Wala namang mawawala sa atin kung hindi natin kukunin ang stocks. Ani ng ama niya at ngumisi lamang ito sa kanya. Huwag natin pag-usapan ang negosyo sa hapag. Minsan lang ito mangyari na umuwi ka ng probinsya. Let's talk about your marriage. At sino ang babaeng nais mong pakasalan sa prayer? Tumikim na muna si Darius bago siya nagsalita. Huminga ng malalim at ibinaba ng tuluyan ang tasa ng kape na hawak. She is Faith Love Agape. Aniya. She is the girl I always wanted to marry. People marry for a variety of reasons and with varying results. But to marry for love is to invite inevitable tragedy. Hindi siya sinang-ayuna ng panahon 10 taon na ang lumipas. She is very young for him. 10 taong gulang lamang siya at wala pa sa wastong edad. Darius waited for so long just so he could marry this girl he loves. Hindi siya papayag na hindi iyon mangyari. Oh, okay. Is that the young girl who spread the false news about your marriage? Ani ng ina niya na natawa pa ng kaunti. That was not a false news. I really said that to Faith. Aniya, halos matigil ang buong hapag sa nangyari. Pati ang mga serbidora ay natigil rin sa sinabi niya. Sinabi ko talaga yun sa kanya. Sinabi ko, napakakasalan ko siya. Humalakak na lamang ang kanyang ama sa sinabi niyang yun. Ha! Sinabi mo ang bagay na yun sa 10 taong gulang na bata. Tama ba, Darius? Nag-iwas siya ng tingin. Pakiramdam niya ay nag-init ang tenga niya nang tumugon yun hanggang sa pisngi. Yes, gusto ko na siya noon pa. Aniya at tumikim bago muling nagsalita. I really like her. Nagtaas na lamang ng kilay ang kanyang ina. Kaya mo ba inayawan ang arranged marriage na gusto ni Mr. Laksina dahil may natitipuhan ka na noon pa? Yes. Kung ganun, alam ng dalagang yun na nais mong makasal sa kanya. Kaagad siyang natigilan sa tanong na yun ni hindi niya alam kung nais pa ba siya ni Faith dahil ilang beses na siyang tinanggihan ng dalaga. Tumango na lamang ang kanyang ama at nanliliit ang matang tumitig sa kanya. Before, paano yung ngayon? Baka mamaya may natitipuhan ng iba yon. Balita ako nagtatrabaho yun sa mga Valencia. Anang ama ni Darius. Hinilot na lamang niya ang sintido at napaisip. Hindi siya maaaring magkagusto sa ibang lalaki. Nangako at sumang-ayon siya. Dapat lang natuparin rin niya ang sumpaan naming dalawa. Even though she was only 10 years old before, alam na niya ang isang pangako at nauunawaan niya yun. Ani Darius sa kanyang sarili. Nag-iwas lamang ng tingin si Faith nang hawakan ni Jonas ang kamay niya at pilit na paharapin sa kanya. Pangalawang beses na to, Faith. Ni hindi mo nga sinasabi kung sino ang gusto mo. Irritabling saad ni Jonas sa kanya. May iba talaga akong gusto. Pasensya ka na. At ibinaba ang tingin sa lupa. Sinipa nito ang sasakyan niya at nagtapo ng irritabling tingin sa kanya. Kung ganun, sino nga? Sino? Titigil ako pag nalaman ko kung sino at hindi na kita pipilitin. Ani Jonas. Si Darius. Halos mabulol niyang saad. Halos itanggi niya na gusto niya ang binata ngunit sa bibig rin pala niya ilalabas na gusto nga niya ito. At tingin niya ay higit pa sa kagustuhan yun. Ano? Ani Jonas na bahagyang natigilan. Si Darius. Bulol na pag-ulit niya. Tila ba bumukol sa lalamunan ni Faith ang pangalan ng binata, kaya't di niya yun madiretso. Darius Evidence Rocinante? Pagbuo ni Jonas sa pangalan ng binata, kaagad itong humagalpak ng tawa at tila ba kiniliti ito sa katawan. Hindi mo pa alam kung gaano kayaman ang pamilya nun. Dito sa Seprayer at sa Manila,
paniniwalaan ko pa kung sa ibang lalaki ang babanggitin mo eh. Kaso hindi Faith. Anito at umiling pa. Alam kong delusional ka na noon pa sa lalaking yun. Subalit masyadong mataas ang gusto mo. Dapat masaya ka na sa akin. Papakasala naman kita, tatanggapin. Pakiramdam ni Faith ay sinampal siya ng katotohanan. Katotohanan na ang katulad ng lalaking gusto niya ay mahirap talagang abutin. Tila isa lamang pangarap si Darius sa katulad niya. Isang pangarap na tingin niya ay hanggang doon na lamang. Pasensya ka na, Jonas. Hindi ako titigil dahil hindi naman totoo ang sinasabi mo. Besides, ano pa bang gusto mo? Valencia na ako, Faith, oh. Di pa ba yun sapat? Pinasok kita sa resto namin. Ano pa bang gusto mo? Hindi talaga ikaw yung type ko eh. Pagputol ni Faith sa pangmamaliit sa kanya ng binata. Hindi nagseseryoso ang mga katulad ni Darius sa mga katulad mo. Alin ron ang hindi mo nauunawaan? Alam ko naman yun eh. Nagtungo lang naman ako rito para na rin mag-resign sa trabaho. Aniya at kinuha ang papel na nasa bag niya. Kaagad yung kinuha ni Jonas at marahas na itinapon sa lupa. Bakit? Dahil ba to sa akin? Babalik na ako sa pag-aaral ko. Tatapusin ko ang kurso ko na naiwan ko. Aniya at tinitigan si Jonas na tila namula sa galit. Hindi ako magre-resign para lang sa'yo. Eh di mag-resign ka. Pagsisisihan mo lang ang naging desisyon mo. Sigaw nito sa pagmumukha niya at umalis sa kanyang harapan. Nagkibit na lamang siya ng balikat at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa huminto ang pamilyar na sasakyan ni Darius sa harapan niya. Get in! Utos ni Darius nang ibukas nito ang shotgun seat para sa kanya. Kumain ka na ba? Kaswal na tanong ni Darius habang minamando nito ang sasakyan. Oo. Ihatid mo na lang siguro ako pa uwi. Let's talk, Faith. Gusto kong pag-usapan natin ang sa ating dalawa. Tungkol saan? Kung tungkol yun sa nangyari sa isla, kalimutan mo na yun. Bigla namang ipinarada ni Darius ang sasakyan sa kabilang parte ng kalsada at tila ba nagulat itong tinapunan siya ng tingin. Kalimutan? How can I forget what happened? Boyfriend mo ako, Faith. Saad ni Darius na hindi makapaniwala na lumabas yon sa bibig niya. Boyfriend? Hindi ka naman naniligaw ah. Ani Faith at kaagad na nag-iwas ng tingin at nilaro ang mga daliri sa kahihiyan. Kailangan pa ba yun? Isn't it obvious that we... Ani naman ni Darius na hindi makapaniwala sa sinabi niya na kailangan itong manligaw pa. Eh di sige. Wag na lang. No. God damn it, fine. I will court you. Ani Darius na napangisi sa kanya. Mag-aaral muna ako. Saka ka na lang manligaw pag nakatapos na ako. Sigunda ni Faith kaya't nabitin ang ngisi nito sa hangin. Nagtaas ito ng kilay sa kanya at umawang ang kurba ng magandang labi. Really? He nodded. Ginamit mo sa akin ang style mo ng pang-re-reject sa lahat ng lalaking nanliligaw sa'yo, tama ba ako? Si Darius na di pa rin makapaniwala sa kanya. Kaagad siyang umiling. Hindi naman, magiging busy ako. Baka kasi hindi kita mapaglaanan ng oras sa panliligaw mo. So sinabi mong manligaw ako sa'yo para lang i-reject mo ako? Goodness sake, Faith. You are really so innocent and pure. Asik nito. Halos maghurumentado ang puso niya sa sinabi ng binata. Ni hindi niya makapa ang salita upang ipaliwanag kay Darius ang gusto niyang mangyari. Hindi mo ako naiintindihan, Darius. Then explain it to me clearly. We kissed last time, 3 times, Faith. No, we kissed 4. Goddamn times. Nag-iwas kaagad siya ng tingin nang ipaalala na naman ito ang nangyari sa isla. Lalo itong humisi nang makita nitong hindi siya makatitig sa mga mata ni Darius. Ikaw lang ang humalik sa akin. Ikaw ang nauna. Nauutal na sambit ni Faith. Humalakhak pa ito bagong muling nagsalita.
Pero kung ikaw rin naman ang mauuna, papayag rin naman ako. Kaagad na inilapit nito ang mukha nila at biglang lumambing ang boses nito. Let's try it again. If you feel something different, then it's love. Kaagad niyang iniiwas ang tingin sa binata, ngunit naramdaman niya ang matangos na ilong nito sa kanyang liig, dahilan para halos kilabutan ng dalagang si Faith. Sabi mo, hindi ako yung tipo mo. At sabi mo, bata pa ako. Nauutal na sambit niya habang hindi naman makatingin ang binatang si Darius. Tama ka. Sinabi ko nga yun. Because I don't want any man hovering around you. Ayokong may umaaligid sa iyong iba. Bulong ni Darius sa kanya. Ako lang dapat. Dahil simula noon pa man, akin ka na. Hindi ko naman type si Jonas eh. Hindi ko naman siya sinagot. Wala na sa sarili niyang bigkas kay Darius, kaya't humalakhak ito na tila nabunutan ng tinig sa lalamunan. Then it's good to hear that. Pag may nanligaw ulit sa'yo, sabihin mo na ako ang boyfriend mo. Hindi ka naman nanliligaw, di ba? Sigunda niyang muli. Kung ganun, Faith love, pwede ba akong manligaw sa'yo? Pwede ba akong maging boyfriend mo? Ani ni Darius na tila nanghihipno ang boses nito. Kaagad na napaisip ang dalagang si Faith. Inisip niyang paano kung tama ang kaibigan niyang si Nori? Paano kung makamundo lamang ang habol nito para sa kanya? At paano kung hindi naman talaga siya ang tipo nito? Hindi kaya may iba ka lang na habol sa akin? Baka tamang sinasabi ng mga kaibigan ko sa'yo. Baka nga tama siya. Aniya kay Darius, tila napakunot noon naman ang binata sa kanya. Habol? Tila naguguluhang tanong ni Darius sa kanya. Yung ginagawa ng mag-asawa, bawal pa yun sa akin ha? Aniya na hindi niya madiretso sa binata. Mas lumapit pa si Darius sa kanyang leeg. Ngayon ay pati ang maiinit na hininga nito ay tumatama na sa kanyang balat. Hindi naman ako tagapag-usig na sugo at hindi rin ako santo. Of course, I want it. I want you. Pero hindi lang yun ang habol ko sa'yo, Faith. Halos maghumahog at nais nang lumabas sa sarili niyang lalamunan ng puso niya. Nang ibaling niya ang mukha sa binata ay halos magdikit ang tungkil ng kanilang mga ilong. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga ng binata at ang magandang mata ay namumungay na nakatitig lamang sa kanya. Courtships are not my thing, Faith. Kasinungalingan yun kapag sinabi kong manliligaw ako. Bulong ni Darius muli. Gustong gusto kita. I don't know how to explain it but I'm madly in love with you. Kung ganun, ano bang gusto mo? Kung ayaw mo palang manligaw. Ani ni Faith habang walang patid ang naging titig niya sa binata. Gusto kong magpakasal tayo. I wanted to marry you years ago. Now nothing has changed. Gustong gusto pa rin kita. Ani ni Darius at unti-unting inilapit ang labi sa kanya. Sinabi mong ikakasal ka na, hindi ba? Ani yan naman at iniyuko ang tingin. Oo, sinabi ko nga yun sa'yo. Sa'yo ako gustong magpakasal, Faith. Kaya nga ako umuwi. Magpapakasal na tayong dalawa. I want to be engraved in your soul like you are in mine. I want your love. I want all of you. Lahat-lahat, Faith. Si Darius na tila nagmamakaawa na sa kanya. Do you love me? Do you still love me? Sige, pumapayag ako. Aniya at hinanap ang tingin ng binata. Sa buong buhay ni Faith, ngayon lamang niya papasukin ang mundo ng pagmamahal at higit pa. Hindi niya alam kung tama ba ang naging desisyon niyang yun. Promise is most important than love. It's because loving someone is very easy.
but committing to someone in a relationship with loyalty, which is a promise, is important for a long-lasting companionship. Nangako siya sa binata noon. At dapat lamang natuparin niya yun ngayon. Mahal niya si Darius noon pa man at alam niya ang bawat pintig ng puso niya ay nakalaan para sa binata. Noon pa ay alam na niyang nakalaan ito para sa kanya. Pumapayag kang ikasal sa akin? Halos mamilog ang mata ni Darius. Oo. Saka mo na lang siguro ako ligawan kapag mag-asawa na tayo. Maliit na boses na sagot niya sa binata. Kaagad ni Darius na sinakop ang pisngi niya at pinataka ng halik ang labi niya at pinagdikit ang mga noon nilang dalawa. I promise, pangakong mamahalin kita. I will always choose you over myself. Palaging ikaw, Faith. Noon pa man eh, ikaw na ang pinipili ko. Bulong ni Darius sa kanya. Darius waited a few more years para sa araw na pinakahihintay niya. Pinagmamasdan niya ang babaeng noon lamang ay ang batang sunod ng sunod sa kanya. Nakasuot ito ng isang puting dress habang hawak nito ang isang bugkos ng tulips sa kanyang mga kamay. Umaalo ng buhok ni Faith sa tuwing tinatamaan ito ng hangin paghapon. Halos lahat ng tao sa paligid niya ay talagang napupukaw niya ng tingin. She was even more beautiful and mesmerizing than he had imagined. He can't really wait for her to smile as she walks down the aisle. Destiny is the result of your today's effort. You cannot control your destiny on a daily basis, but somehow you can change it by your strong determination, by your endless effort. Pagsisikap na hintayin ang taong mahal niya at manatili sa tabi nito. Destiny plays a very important role in life. I believe that destiny depends on our hard work and in the efforts that we put in it. Nang makarating si Faith sa arko at nahawakan niya ang kamay ng dalaga, halos tila isang video cinema ang lahat sa kanya. Tila nakita niya ang buong hinahanap niya sa dalagang si Faith at tila nakita na niya ang simula at katapusan. She is like an angel, innocent and pure. He was like a devil who stained her innocence. Wala siyang ginawa kundi ang tingnan at sambahin si Faith. Parang isa siyang dagat sa ilalim ng kahel na langit, banayad at tila hindi mapanakit. Napakaganda mo. Aniya kay Faith at halos ibulong niya yun dahil pakiramdam niya ay wala siyang karapatan na sambitin ang salitang yun dahil tila walang papantay na kahit ano sa dalaga. Binasa na ng pari ang mga pahina. Pauna sa sagradong sumpaan kasabay ng tila kumikinang na dagat. Ganun rin ang pakiramdam niya ngayon. Faith, I want so badly to be able to explain all the love I have for you. Ngayon parang nagsisimula tayo sa isang bagong paglalakbay. But I already belong to you. Falling for you wasn't falling at all. It was walking into a house and knowing your home. I promise you my everlasting devotion, my loyalty and my respect. I promise to love you unconditionally and to grow with you in mind, body and spirit. Aniya sa dalaga, habang patuloy ang agos ng luha sa mga mata. As I write this letter to you, please know that I already have tears in my eyes. At last, the day is finally here as we become husband and wife. Lahat ay nasa tamang lugar para sa atin. Oras at ganun din ang timing. Perpekto. Kita niya ang pagnguso ni Faith sa kanya, tila ba pinipigil lamang nitong humikbi dahil sa mga salitang binibitiwan niya. I'm so lucky to have found such a perfect person that I get to spend the rest of my life with. Aniyang muli sa dalaga at pahagyang tumikim. 10 taong gulang ka nang magkagusto ako sa'yo. Aniya at bahagyang nagtawanan ng mga tao sa paligid, lalo na ang kaibigan niyang si Apollo. Ipinalagay pa kita sa tattoo ko dahil alam kong sinigurado ko nang ikaw ang babaeng nakalaan para sa akin. Ikaw ang direksyon na lagi kong gustong uwian.
You are my reason back then, and my reason now, and my reason for every day. You strengthen my weaknesses. Ikaw yun lahat, Faith. Hinaplos ni Faith ang mukha ni Darius. Darius was looking extremely handsome in his black tuxedo. His eyes sparkled as he looked at her, as if he really meant what he said. Patuloy ang paglandas ng luha niya para sa pag-ibig at saya. Humahalakhak pa siya ng kaunti upang maibsa ng pag-iyak at suminghap ng kaunti upang humugot ng buong salita. If a man loves himself first before loving the woman he wants to be with, it may imply that he prioritizes his own needs and desires over hers, which can lead to lack of empathy and understanding in a relationship. Kung nararamdaman ng babae na hindi siya pinahahalagahan ng kanyang kapareha o inuuna ang kanyang mga pangangailangan, maaaring mahirap para sa kanya na bumuo ng isang malakas na emosyon na koneksyon para sa lalaking mahal niya. Ngunit lahat ng yon ay hindi ipinaramdam sa kanya ni Darius. Darius was always there to choose her. Ning hindi sa kanya ipinaramdam ng binata na may kulang sa kanya o hindi siya perpekto. I was only 10 years old when I felt this strange feelings with you. Strange because I'm in love with you. I was 10 years old when I fell in love with you. Alam kong pagmamahal yun dahil pinanghawakan ko ang pangakong yun. Ang sumpaan nating dalawa. Aniya sa binata at pinunasan ng lumalandas na luha sa kanyang mukha. As I have spent my whole life looking for my other half, I knew it was you from the moment we met. Ang pag-aasawa pala, tila tulay sa dalawang dalampasigan na nagbubuklod sa ating dalawa. Kung saan ako ay sumusumpa na hinding-hindi ako lilihis at hindi ako matitinag. At lagi akong nasa tabi mo, Darius. Ngayon ay napapalibutan tayo ng mga panata ng ating pag-ibig. At nagpapalitan din tayo ng mga pangako ng ating pagkakaibigan. Ating pakikiramay at ating tapat na pagsamba sa isa't isa. Now, I am 25 years old. Hindi na ito bilang isang in love na lang. Handa na akong makasama ka sa habang buhay. Mahal kita. At yun ang tingin kong tama. Aniya at pinagmasda ng kanyang magiging asawa. Matapos ang kasalang iyon ay naganap ang salo-salo sa isla ng Cipreer at kumpleto rin ang mga kaibigan ni Darius, ganun din ang mga kaibigan niya. Halos inabot rin ng gabi ang pagtitipon sa dalampasigan. Hanggang ngayon ay tila ba hindi pa rin makapaniwala ang dalagang si Faith sa mga nangyayari. Tila ba nakalutang pa rin siya sa alapaap. Hindi na ako makapaghintay na makauwi tayo. Bulong ni Darius na yumakapa sa kanya patalikod habang tinitignan ng makinang na dagat. Natawa na lamang si Faith ng malamlam at itinaas ang tingin sa namumungay na mata ni Darius. Then, let's go home. Umuwi na tayo. Bulong ni Faith kay Darius. At doon nga ay pinagsiklop nila ang kanilang mga kamay na may wedding ring. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nang gaabang.